For today vlogs guys, ang ating content ay ang paglalagay ng ads sa ating mga content. So punta lang tayo sa Chrome. Kung meron kayong laptop, much better. Ako gamit ko lang yan sa Chrome. So open lang natin yung ating YouTube. Yan, loading pa siya. Then, marami na kasi ngayon nagkakaproblema about ads. So, try natin maglagay ng ads sa ating mga YouTube channel. Dahil pwedeng-pwede naman yun. Punta tayo dito sa content. Yan, i-click natin yan. Ayan, nandito na tayo. Ayan yung mga video na in-upload ko. So, pipili tayo dito ng isa na hindi ko pa nalalagyan ng ads. For example, itong aking Premiere. Click lang natin yan. Ayan na siya. So, i-click lang natin tong, so ayan, i-click lang natin tong dollar sign. Ayan, na-click na natin. Tapos mapupunta na tayo dito. Ayan yung mga uri ng mga ads na meron ng ating mga video. Ayan. I-click lang natin tong kulay blue. Ayan. Kailangan pala lahat ng mga blank na yan kailangan naka-check. Kasi monetize na tayo. Ayan. At saka kailangan yung video nyo ay nasa 8 minutes pataas. Ayan. Na-click na natin. Ito na po siya. Ayan. May makikita tayong ad break. Yung may plus sign. Tsaka maglagay ng break. Ito yung ad breaks. Yung may plus sign. Kiklik lang natin yan. Ayan, naklik na siya. Kahit ilang ad breaks po, pwede kayong maglagay dyan. Basta kailangan yung video nyo, nasa 8 minutes pataas. So, ayan, naglagay na ako ng isa. Ito yung gumagalaw-galaw na to. Ito yung kung saan natin lalagay yung ads natin. Ayan, add na naman ako. Ito kilagay dyan. So, ayan. Yung yellow na yon, yun na yung ad na nilagay natin. Ayan. So, ayan. Nasa sa inyo po kung ilang beses kayo maglalagay. Pero, na kay YouTube pa rin, kung i-approve niya lahat ng in-add nyo ads sa inyong video. Ayan. Kahit ilan, pwede kayo maglagay. Ayan, dami ko ng ads. Ayan, diba? Ang dami. Siyempre, kapag marami kang ads, maraming revenue na madadagdag sa inyo.
Ayun nga lang, kung ma-approve lahat ni YT, edi mas mabuti. So, yan po, ang dami ko na-add sa akin Premiere. So, sana ma-approve, pero huwag tayong umasa. Pero kung ma-approve man, edi bongga, di ba? So, ayan, kapag na-add na natin lahat, huwag natin kalimutang i-save. Click lang natin ang save. So, yun na guys. Ganun lang po kadali magkaroon ng multiple ads sa ating mga content. Napakadali lang maglagay ng ad na sa inyo kung gusto nyo po o hindi. So ayan, titingin pa tayo dito ng isa kong video na kung saan mababa siya sa 8 minutes. So ito po, nasa 3 minutes lang siya. So ayan, wala tayo nakitang blue sa baba. So hindi tayo makakapag add ng ad. Kasi mababa siya sa 8 minutes. Kailangan, kung gusto nyo magkaroon ng maraming ads, yung video na i-upload nyo ay 8 minutes pataas ang maximum length ng content na i-upload nyo sa inyong mga YouTube channel. So, titingin pa tayo dito ng iba. So, ito for example, nasa ano po to, nasa 10 minutes. So ayan, kulay blue siya kasi mataas sa 8 minutes. Ayun, meron na pala, nakapag-add na pala ako ng mga ads. So ang dami niya, oh. Diba? Pag maraming ads, may chance tayo magkaroon ng malaki-laking revenue. So, ito ay makakatulong din sa ating YouTube channel. So, huwag na kalimutan i-save. Laging isi-save. Yan. So, yan lang po. Sana po ay nakatulong kahit paano ang content ko sa mga kapwa nating YouTube channel na kung paano makadagdag ng ads sa ating mga content. So, yan po. Sana po huwag kalimutan mag-like, yun lang po at maraming salamat. Bye!